Segundo na nga lang ang natitira mga idol nung literal na nagkagulo sa laban ng Meralco Bolts at Converge Fiber. Nangyari yan sa mismong debut nila kay Danny Ildefonso sa Converge matapos ang pagbabalik PBA. Sobrang intense ng laban mga idol, di kitan hanggang dulo na umabot pa sa overtime. Una nang sinugod ni KJ McDaniels etong si Ibonia dahil sa frustration. Nagkauntugan pa si Iron Black at Alec Stockton. Buwat performance ang ginawa dyan ni Jamal Franklin sa Converge Fiber with 50 points triple-double, 57 points, 14 rebounds at 11 assists bago na fouled out sa 2 minutes mark ng overtime period. Nagkapalitan pa ng clutch basket si Nice Stockton at Alain Maliksi at dito na nga sa dulo nagkagulo mga idol matapos ang hard foul ni Barkley Ibonia. Hindi nakapagtimpe si Maliksi, sinugod at sinakal etong si Ibonia. Makikita din sa gilid na nagkakabangayan din si na Coach Norm Man Block at Stockton dahil sa altercation na yan na eject sa laro si Maliksi at F1 naman si Ibonia. Nabigyan ng tig-dalawang free throw ang magkabilang kampo plus ball possession ng Converge. Kaya naman dyan nagka-chance pa ang Fiber mga idol pero napigilan ni McDaniels ang pangtabla sana ni Jeric Balanza. Matapos ang laban na yan humingi naman ng tawad si Alain Maliksi sa mga PBA fans sa Converge Fiber especially kay Barkley Ibonia. Pati ang kampo ng Meralco Bowl nagpabot din ang tawad sa nangyaring gulo. Depensa ni Alain Maliksi, sinubukan niya naman daw pigilan ang sarili pero sobrang nanggigil nga daw siya kaya nagawa niyang masakal etong si Ibonia. Nahilo nga daw etong si Maliksi dahil sa pagsapak at pagila sa kanya sa leeg. Ayon pa kay Maliksi, he's not going for the ball at umpisa pa lang daw ng laban, nananakit na si Ibonia. And he's not going for the ball, so initially ako nahilo talaga ako, parang sinapak. That's the case kasi it's not going for the ball, it's really going for the face. Actually, pinigilan ko yung sarili ko. Tinry ko lang hawakan talaga yung nagigil ako. Talagang parang sobrang nag-hold back na talaga ako. And hindi ko alam na F2 pala pag hinawakan mo sarili. The whole game, andun na siya eh. Even the first half hanggang sa dulo. So, ganun yung ginagawa mo. So, sa side naman ni Barkley Ibonia, di naman daw niya intensyon na saktan si Maliksi. Ulan, ang dami na nakukonsume na oras. So, kailangan mag-duty call pero hindi naman intention na dito matamaan si Alin kasi gumalaw din siya, sinugod niya din yung katawan niya eh. To be honest, hindi ko naman sadya yun. So, nagulat din ako sa ginawa niya after. Ayon naman sa statement ng Converge Fiber, sa inilabas daw na medico-legal nagtamu daw ng soft tissue injury etong si Ibonia. Una na silang pinatawag ng PBA mga idol at kalaunan, binigyan na ng parusa. 5,000 pesos fine kay Barkley Ibonia at mabigat-bigat kay Alain Maliksi. 1 game suspension plus 75,000 pesos fine. Yon mga idol, anong masasabi nyo sa parusang binigay ng PBA kina Barkley Ibonia at Alain Maliksi? Ikomento ang mga opinion nyo sa baba mga idol at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. I-hit ang notification bell button para ikaw ang unang makapanood kapag may panibagong upload tayo.